Hindi. Hindi, pagkakaso mo, pak. Ganun. Kala ko. Mas mataas yung mga. Tsaka mas torture kasi di ba rin kapag may rapid siya. Kaya, stress na ganun. Ha? Stress siya ganun. Oo, tama sa. So, ayan, good morning. Ano rin sa ba? Good afternoon mga Kereso. So ngayon meron tayong walk-in client si Sir Ingo from May Kawayan, Bulacan. So ang unit niya is itong 4.3 natin na 1911. So ayun, Kereso. Ayun. Tapos si Sir, wait lang ha. Shoutout ko na rin si Sir Arnold Calderon. Sir, ito na, nakapack na. Hinihintay na lang po natin yung courier para kunin niya to ready to ship na to. So, yun. Nakatapos lang niya itong i-live, then pinack ko na. Then, shout out to Sir Martin Aber Easy Cat. Ayan. Ito na, sir. Kakatapos lang din i-live, then pinack ko na para kukunin na lang din ng courier. So, ayan. Punta tayo sa ating walk-in. Client. Gas, silicone, then, ito, mga loader with BBs natin sa nilalangan. So, una natin gagawin, mga Kersop, sir, lagi namin sinasabi, mag-i-spray tayo ng silicone bago natin gamitin. So, ayan, dito sa paggamit, sir, dito sa input bulb. Wisik-wisik lang, sir. Tapos dito, pindot po muna bago wisik. Para papasok doon, sir, yung silicone. Ito na yung silicone. Nakalagay. Then, sa piston naman, sa mismong barrel natin, sir. Open slide mo siya, then ilock mo, sir. Yan. Tapos dito, sir, sa nozzle, tsaka doon sa labi, sa chamber niya, sir. Tapos, sir, bibili ka naman ng silicone. Ikaw nang bahala mag-spray dito sa mga sa gilid-gilid, sa mga grinding spot niya dito. Paano ko bubuksan niya? Hindi, ano lang, ganyan mo lang, sir. Oo. Kasi may hose ka naman, sir. So, mawibisig mo siyang tama. Tapos, sir, sa paglagay naman ng gas, mga kresop, dito, sir, diretso mo. Ayan, diretso lang, sir. Wag pa ganun. Wag pa ganyan. Yun tama, para iwasira na rin, sir. Kasi baka masira yung bulb pag mali ka ng lagay. Okay? Diretso, huwag mangigigil. Then, bilang tayo, sir, ng siguro kinay 5 to 7 seconds. Puno na ito, sir. Pero, ipa 5 ko kasi hindi ko naman masyadong puno yun dahil magte-test car ka lang kasi. Bale, 1, 2, 3, 4, 5. Walang singaw, sir. Walang sir. Apa. So, ayan mga Kersop, may gas na. Then, sa bala naman, sir, ibababa nyo itong spring, sir. So, ayan na, may spring itong binababa. Then, habang binababa nyo yung mga Kersop, make sure na hindi nyo siya mabibitawan. So, ang tamang gawin, if hindi ka pa ganong gamay sa pagbaba, baba mo yung spring, then kalang mo itong right thumb mo. Then, tsaka mo siya ibaba, sir. Para lang, makabelo yung daliri mo. Kasi pag nabitawan mo, sir, plastic lang ito. Okay. Then dito kayo, sir, maglalagay ng balas sa parting maluwag. Ayan, mga kaya, sa pag binaba niyo yung spring, meron kayo makikitang spring ay na maluwag na butas doon. So, doon kayo maglalagay. Then, sir, much better, sir, kung may reloader para hindi mangali yung daliri mo tsaka mas mabilis. Ayan, pindot ka lang. Pag kasi, sir, mano-mano, ganon ka pa. Diba? So, ayan, ito yung yung magasin ni Sir Migas, silicone, and BB snack. Then, sir, turuan kita ng tamang pagkasa. Tamang pagkasa, sir, hatak tapos bitaw. Okay, sir? Hindi hatak tapos ibibibi yung galang maligan, sir. Then, yung sa pagkasa, sir, nakita ko kanina, dinadahan-dahan mo yung pagkasa. So, lakasan mo, sir. Kasi pag dinadahan mo, mamaya hindi maglak, malalaglag. So, iwas lag-lag tayo mga Kersop sa magazine kasi, sir, ito yung tangke niya. So, kadalasan nasisira sa unit is magazine kasi minsan na lalag-lag or hindi nila na-spray ng silicone. Paano pag sumingaw?
dadaling ko dito yung magazine. Kapag sumingaw, tawag ka lang sa amin, sir, kasi may tuturo kami sa iyo kung paano mo siya magagawa. Okay. Depende ng alaw, sir, kung sobrang tindi nung sabi. Pwede mo siyang dali. So, paggawa na lang, sir, ng sinabi ko, malakas, hatak, tapos bitaw. Pasuot na lang itong goggles natin, sir. Ito po nasa ko, medyo malaki. Dito ko, sir. Ay, kasama ako. Okay. Atras ka pa, sir, para kahit yung baril na lang. Okay. Kata. Iwas, sir, mapindot yung ano, release mag. So, ganyan, sir, ang itsura kapag wala ng bala. So, ang tamang gawin, sir, is release mo yung magazine, then release tong slide, then rest mo tong hammer, sir, by pressing the trigger. Kasi pag na, iniwan mo yung nakaganyan, sir, delikado yan. So, ready to fire yun. Pagano. So, lagi mo siyang i-rest. Then, sir, kasi ito, 1911 yung nakuha mo. Kapag 1911, sir, meron siyang safety bond dito, mga hairstop, diba? Ano ba? Nakalimutan ko na naman yung tawag doon. Pero tatandaan ko yon next. Kasi wala si Papa eh. So, ayan. May safety palm siya dito, mga hairstop. Kapag hindi to napipindot ng palm mo, while firing ka, it's either, sir, mag-open slide siya. Ayan, sir. Mag-open slide or hindi siya puputok. Okay, sir. So, kailangan, kapag mag-fire ka, lagi nakapindot po ang palm. Okay? Tapos, sir, karamihan kasi ng buyer namin nagtatanong bakit daw hindi nag-open slide kapag pumuputok sila. Kapag, sir, hindi nag-open slide, big sabihin yung magazine mo sobrang lamig. Habang pumuputok ka kasi, sir, bawat labas ng bala, sir, yung magazine mo lumalamig. O, kasi pressured air siya, di ba, nilalagyan natin siya ng gas. So, lumalamig siya. So, ang tamang gawin, sir, kapag hindi nag-open slide, painitin mo muna yung magazine, yes, ganyan-ganyanin mo, pisil-pisilin mo, paarawan mo. Then, ano, maglagay ka na, kunwari, limang bala lang, tapos gas, try mong iputok, sir. Kasi kapag sobrang lamig, hindi talaga siya, ano, big sabihin ko, lumalamang yung yellow kaysa dun sa hangin, mga kersot, kaya hindi siya nag-open slide. Wala siyang force para mag-open slide. Ayan, sir, medyo malamig. Diba? Pero yung ganyan lamig, okay pa yan. Pero kapag sobrang lamig kasi, katulad nito, pag pinasingaw ko ito ngayon, sir, sobrang lamig nito. Ay, hindi. Dagdagan natin. Ibig sabihin ko, kada lumalabas yung bala, lumalamig siya, sir. Ayan, lumalamig. Diba? So, ayun. Then, papayinhin ganun. Oo. Papaalisin mo lang yung lamig niya para try mo ulit, then para mag-open slide siya. So, ayun. Then, sir, pag... Sakto mo, sir. Yan. So, ganyan yung matipid na way, sir. Walang sumisingaw sa gilid. Yung iba kasi, pag maglagay, hindi nila nasasakto dito sa loob. So, anong nangyari? Gumaganan, sir. So, sayang yung gas. Then, baka kasi, hindi masira yung bulb mo. So, kailangan isakto mo siya doon sa gitna, sir. Then, sir, pagtapos natin mag-fire, di ba may naiwan na gas kanina, kaso pinasingaw ko lang, pero nilagyan natin. Pagtapos natin mag-fire, sir, kunwari, itatabi mo siya ng limang araw or one week pataas, kailangan, sir, pasingawin mo yung gas. Ah, ganun. Apo, pag kasi, di gagamitin. Siyempre, ano yan, hangin yan, sir, kapag may hangin dun sa loob, it's either na, ano yun? Maging brittle yung rubber o-ring na, sir. So, ayan. Ayan, sige, shake-shake mo lang, sir, para amano. So, gusto pa ata ni sir, pero mamaya, sir, video ako kita sa sister. So, ayan, mga kairsop, sa warranty naman, sir, lifetime service warranty tayo. Bali, kung ano lang yung parts na sira na kailangan palitan, yun lang po yung babayaran.
So, yun mga Airsoft, maya-maya ulit kapag may mag-walk-in, magla-live ako. All about Airsoft toys, let the babies fly.